sumbernya sa buhay. So ayo pangmag-asawa. Eh kaya sabi mo, kung pwede maging magkaibigan na lang muna kami para mas magkakilala ka. Umayaw ako sa alam ng friendship until finally pumayaw na rin ako makipagkita sa kanya. 2016, nung pumunta siya sa lugar namin sa Libag, kumain kami sa isang napakasimpleng resto. So, doon yung first impression ko sa kanya talaga napahaman niya ako. Dahil kahit na napaka, alam naman natin kung ano siya sa politika at kung ano isali niya sa buhay, eh nakita ko talaga kung paano siya kumain na napakasimple, napakahamon niya, simpatiko, mag-alam, marispeto, at kapansin-pansin din ang kanyang pagiging religious. Doon na nagsimula ang aming correction. Naging magkaibigan kami, magtatawagan, magkakamustahan gabi-gabi. 2018 pa lang, may premonition na ilang matatanda sa amin ni Toto. Naalala ko noon nung nag-judge ako sa mata lang, may isang matanda na laki na biglang lumapit sa akin tapos sabi agad na si Kong Toto raw yung magpapangasawa ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na magpapakasal lang ako sa kanya kung talagang mahal ko siya at hindi dahil kung anong meron siya. Matagal-tagal din bago nasundan yung pagkikita namin ni Sharifa hanggang 2019 muli kaming nagkasama sa inaunang fashion show sa Bulwan. Napaka-memorable sa akin ang araw na yon dahil yun yung unang beses na hinalikan niya ako in front of the crowd pero sa chick lang naman. Wow. For me, he was the friend and guest to the community. Pero siyempre, bilang papakita na rin na hindi pa rin nagbabago pagtingin ko kay Sharifa, eh kaya hinalikan ko siya sa chick. Toto has always been there to support and guide me. Noong mga panahon na ang dami kong bashers dahil nga isa-isang Muslim na pumasok sa larangan ng beauty pageant, si Toto ang isa sa mga taong nagpapalakas ng aking loob. Lagi niyang sinasabi sa akin na magdasal lang, magsabal, patibayin at palakasin ang aking loob. Lagi din niyang sinasabi na huwag bumante at magsalita ng masama sa kapwa sapagkat yun ay hindi kautusan ng mahal na Allah. At malaking katangian ng pag-iibig sa Muslim ay nandoon ang salitang sabal. Hindi naman kasi tinakilala si Sharifa na tulad ng pagkakilala sa kanya at hindi rin nila alam ang buong istorya sa likod ng pagsali niya sa mga pageant. Maganda, mabuti ang kanyang hangarin para sa kanyang pamilya at para mapaunlad ang sarili. I did what I needed to do to support my family. And I did what I thought I did best. Nagbunga rin naman. So I was from Butiana, Pilipinas 2018 and Miss Asia Pacific International 2018. On that same year. Isa rin si Sharifa na napupuswa ng mga organizers na ilalaban sa Miss Universe pageant. Pero pinalagpas niya ang opportunity na yon just to finally settle down with me. She's a simple, modest, and humble woman. Di niya tinitingnan kung ano meron ako o kung ano ang luho may bibigay ko. Mas matibag sa kanya ang pagmamahal at totoong mali sa akin. Bukod sa nakamit kong karangalan ng maging Miss Asia Pacific International, isa talaga sa biggest dream ko ang sumali sa Miss Universe pageant. Ngunit di man natupad, no regrets because right now, I am wearing the greatest and most special crown ko to be Mrs. Sharifa Akil Mabudadato. Pinapanalangin ko noon na sana ay mapupunta ako sa isang lalaking nasa kanya ang katangian ng isang tunay na Islam. Ang ibig kong sabihin ay nasa kanya ang tinatawag na simbakan ng Allah subhanahu wa ta'ala na may takot sa mahal na Allah. Kaya naman, nakita ko rin kay Kong Toto ang kabutihang loob, kabaitan, respeto, at higit sa lahat pagpapakumbaba. Aside sa napakamasaman niyang tao, napakaaliwalas din talaga ng kanyang puso. Yun ang sobrang minahal ko at sobrang hinangaan ko sa kanya. Bibihira na lang kasi yung mga taong ganyan sa mundo, kaya napakaswerte ko at sinunod ko ang aking puso na mahalin siya. Yung tapang siya rin na, pamihira,
sa kabila ng lahat ng hamon at mga masasakit na salitang itinuturo sa amin, hindi siya sumuko. Hindi niya ako iniwan. Para sa akin, yun ang tunay na pagmamahal. Naniniwala ako na ang lahat ng nangyayari ay isang bahagi na walang hulaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ay mga simple tagasunod lang ng kanyang kagustuhan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang aming naging gabay at sandina. Sa pamilya ni Toto, hinihiling ko sa inyo na sana ay bigyan ninyo ako ng pagkakataon na maipakita at maiparamdam sa inyo ang tunay na pagmamahal ko kay Toto. Hayaan ninyo akong mahalin siya at alagaan sa abot ng aking mga kaya. Para sa pamilya ni Sharifa, patawad ko ngayon lang kami lumantad at nagpahayag ng totoo namin estado. Pauwanhin din sa lahat ng nagmamahal kay Sharifa na matagal din naghintay ng konfirmasyon at kasagutan. Sana sa pamamagitan nito ay masagot na ang lahat ng mga tanong. Salamat sa inyong patuloy na pagmamahal, respeto at pagtanggap sa akin at sa aking asawa si Sharifa